Hi guys, yan. Bali wala ngayon ako sa shop. It's already midnight at hindi pa masyado makatulog dahil bigla pang gumaling granahe ng utak ko. So ngayon, mag-share ako sa inyo regarding sa how to connect or wiring orbit pan with its switch regulator and connection to the power source. And bali, kasi sobrang dami ng gawa kanina, and it's thank God na ngayon pa lang tayong nakakabawi. Isa dahil sa mga kapwa kong mga repairman, repetition, businessman from pandemic. So, yun sinasamantala natin dahil, by the way, konting commercial lang, bali may shop tayo sa Laloma. So, ang mga kapanood na lang sa Laloma, na meron tayo sa bandang Mariveles, Laloma, Quezon City, our main branch. And we have branch here at Kamuning. Ayan, malapit dito sa bahay. And sa mga malapit lang dyan, pwede kayong pumunta doon magpagawa sa mga may kailangan ng pyesa. And then now, proceed tayo dito sa ating topic for the day, orbit pan. Ayan, dito muna ako sa mesa magbablog. So, paano i-connect with our power regulator or switch regulator connection to our plug and wiring set. Samahan niyo ako. Tara. Bumibisita sa amin sa shop, mga regular customer namin, na kapag bumibili sila ng orbit pan or kaya na silang bagong unit na to, kadalasan na tinatanong nila is paano ba ito mag-wiring in connection with the power regulator, switch regulator. Ayan, wala tandaan, naantok na ako. Pero nandito na to, tuloy na natin kung paano ito i-connect. Ayan, sorry. By the way, ito, yung unit na to, fully functioning na siya dahil napagawa na to sa akin. So, wala nang problema dito. So, i-consider natin na bago ito at kung paano i-connect sa power regulator. So, ito ang ating mga parts. So, power pan, our switch regulator, and our power source. Then, preparing yung plug natin. Para hindi malito, unahin natin ang linya galing sa ating electric pan. Connect natin. This plug represent to, kung gaano man kahaba, depende kung saan ito sasaksak. So, ngayon, kung ganito man kaiksi ito, syempre sa actual wiring natin, depende na yun sa distance ng ating outlet, kung gaano kalayo. So, ito yun. Isang bang natin pagagapangin. Connect muna natin ito. So, kung ito ay nasa kisa mo, tudugtungan natin ito. Bali, ganun kasi yung scenario. Pag naikabit na natin ito sa kisa mo natin, tudugtungan natin ito papunta kung saan naman natin ito pinuesto. Kung saan natin ito minounting na parte ng wall natin. So, from there, magtatagpo ito. Itong dalawa na ito. Maglilinya naman tayo ng supply ng kuryente. So, ito yung tatlong wires na makikita natin. Sila. So, simple lang naman. Ang unahin natin, kung ito yung plug natin na nakasaksak, sasaksak natin dun sa outlet na pinakamalapit or pinaka-convenient na ikabit ito, depende sa posisyon ng outlet ng bahay, kung saan prepared, kailangan muna natin i-connecta o pagtagpuin para hindi malito itong dalawa na ito. Lalo na pa sa mga nag-DIY dyan. So, understood. Kapag sinaksak natin ito, ang dami unit natin, rekta. So, ang tanong, paano natin i-connect ito?
Actually, simple lang naman ito. Lalo na ngayon, ay ipinapakita ko sa inyo yung pinakamadaling paraan para hindi kayo malito. So, once na ito, napagdugtong na natin, dun sa ating wall, tipa na natin yung isa. To avoid confusion later on. Hindi tayo malito. So, bali ito, linawin ito, no? Rekta ito. Mula sa pad, papunta sa ating service wire. And then, itong pinagdugtong natin na ito, pag-iwalay natin. Yan, galit na sila. Break na sila. Itong dalawang linya na ito, ang i-coconnecta naman natin ngayon, tag-isa dito. Ganun lang siya kasimple ng ating power regulator. Kung magtatanong, paano kung di ba baka magkabaliktad, okay lang. Kahit saan dito, okay lang siya kahit magbabaliktad. Hindi makaka-apekto yun. Walang pinagkaiba dito sa pagkakabit ng any normal switch natin. Tulad ng sa ilaw, etc. etc. Sana dito lang, dahil ang tingin masyadong maraming wiring, dahil kung tutuusin, pag nagtagpo yan, anim na wires yan. So, i-demo ko sa inyo, yung pinaka-safe at saka pinaka-mabilis na paraan para hindi tayo malito. Again, ulitin natin. Nakarekta ito kanina. From pan. So, tinanggal lang natin yung isang linya at ikinabit natin dito. Siguraduhin lamang na kapag nag-wiring tayo, maayos, organize, at kahit nasa, siguraduhin natin na kahit nasa katagalan, yung tipong kapag tinitipan natin, eh, huwag tayo magtitipin dito, yung tipong kahit matagal na humulas man, makapalintip natin, hindi magkakaroon ng short circuit, sanghin ng pagkakadikit ng mga wirings. Para mas maganda kapag nagpapagapang tayo ng wiring, gumamit ng molding. Yan, para malinis. Para tagwo yung mga wire. Bali itong switch regulator na ito, ito yung mga modelo. Bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Yung mga older switch regulator natin, mga standard, Jalio na, is kung napapansin ninyo, mabibigat sila. It is because dati, is rewind type pa ang mga switch regulator natin. Na unlike ngayon, na puro mga capacitor type na siya. So, kasi ano, due to costing para maging competitive yung mga unit natin, isa sa mga disadvantages ng competition. Kasi ang competition, lagi natin sinasabi, healthy yan. The more na mas maraming mga brand, maraming na magkakalaban sa negosyo, mas lalong bumababa yung presyo. But the downside of that is that kapag binababa nila yung presyo, in reality, hindi natin naiisip na binababa rin nila yung quality in order to compete with the price of their competitors. So, yung mga dating mga quality at mga heavy-duty parts na pipilitan yung ating mga manufacturer na maghanap ng alternative and much cheaper cost parts tulad nito. Capacitor type na, and then even the plastic, mga malulutong na, not unlike before na makukunat. So, again, back to our topic. Ayan. So, may kabit na natin yung connection natin kanina. And then, kailangan na lang nating testing. Again, the orbit fan, or sometimes, tinatawag natin itong ceiling fan. So, mas appropriate na tawagin kasi itong orbit fan. Dahil yung ceiling fan is yung malalaki yung paypay. Although, parehas naman silang nasa ceiling. Kung bakit ito nilagyan ng other term is para maiwasan yung confusion. Dahil talagang
ceiling fan is yung mga nakikita natin na mga malalaki yung mga paypay niya, yung mga LC niya. That's the difference. Yan. They are both on the ceiling, pero mas appropriate tawagin ito orbit fan. Because of its construction, ayan, sa kanyang mechanism na orbital. Paikot yung kanyang revolving. Unlike sa mga regular pan natin na ano lang, sideward lang. Up, pagda tayo. Again, paalala lang, double check ang lahat ng unit. Ako, bago ko kasi ito ibilinag sa inyo. Na-test ko na ito. Maigi itong unit na ito. Na-refer ko na siya. Na-test ko na rin ito, itong regulator natin. And all the wires and connections. So, safety first. Let's plug it up. Kung makikita natin dito, nasa siguro tayo. It's number one. And everything is normal. The vibration is sakto lang. And then, kailangan natin din, every time na gumagawa tayo, testingin natin siya for about 5 to 10 minutes. O kung maaari, 30 minutes, gamitin natin siya. Hanggat hindi tayo hindi pa tayo kumbinsido, ayan. Okay lang na tumagal yung gawa natin, basta sigurado hindi pabalik-balik. Para maiwasan yung mga back job or uli trabaho kung sakaling sa'yo naman yung unit. 1, 2, 3, and 4. Okay. So, dagdag kaalaman lang kung paano nag-work ang ating power regulator. Itong capacitor type power regulator, pag binuksan natin, meron siyang 4 spin. Yung number 4 dito is nakarekta. Yun yung tulad kanina na mula sa pan, nilalagyan natin ng plug, nakarekta yun. So, ibig sabihin, yung number 4, kaya siya malakas kasi nakarekta siya, that's the full capacity or the speed itong orbit pan natin. So, bakit nagkaroon ng 1, 2, 3? Because meron di itong capacitor na meron 3 microfarad. So, from lower microfarad hanggang sa ladderized siya, mas mataas na microfarad on 2, and then higher on number 3. And then, direct contact on number 4. So, ganun lang yung principle niya. Dahil, the higher the microfarad na ina-apply, mas lumalakas yung andar. Separate pa yung capacitor na nandito, direct connected doon sa motor natin. Kinonect lang siya for speed control. Ngayon, ang tawagin na nato, speed controller. So, again, so, sana may na-share ako sa inyo kung paano mag-wiring at mag-connect ng ating orbit fan. Thank you. Gusto ko na rin mag-thank you dahil for almost a month lang yung channel natin, and we reached for almost 15,000 views, 15,000 views, and going na rin tayo sa 1,500 watch hours. So, thank God sa lahat ng mga tumatangkilik at nakaka-appreciate ng channel natin. So, ingat tayo. Keep safe pa rin sa ating mga tahanan at ating mga pamilya. Thank you guys. Bye-bye.